So, Happy New Year sa inyong lahat, mga kapwa ko OFW. Kumusta na naman kayo? So, it's been a year na nagdaanan natin itong COVID-19, ano po? But then, it's a new year, it's a fresh new start. So, umpisan natin ng maganda ang taong 2021. But then, unfortunately, there's a concern, lalong-lalo na yung mga magta-travel o kaya pa-uwi sa ating bansang sinilangan, sa bansang Pilipinas, ano po, dahil ang Bureau of Immigration at saka Interagency Task Force sa Pilipinas ay naglabas na travel restriction sa mga bansang mayroong kaso ng bagong SARS-CoV-2 or yung bagong variant ng COVID-19, which is known B117. Ito, which is detected sa unang-una sa bansang UK. Ano po, kaya nagkaroon ng travel restriction sa mga bansang nasa listahan, which is 21 countries na ngayon po as of today, kasama na yung bansang United States of America. So ano nga ba ang implikasyon nito sa ating mga OFW? Kung hindi naman po kayo nasasama sa mga list of countries, 21 travel restriction na may na countries, ano po, as you can see dito, is kasama dito is of course Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, London, Singapore, Sweden, Korea, Africa, Canada, Spain, UK at saka United States. So, ano nga ba implication nito? Of course, unang-una, no, basahin natin itong advisory ng Bureau of Immigration. Let's see kung lalakyan natin. Yan. So, ito ay kalalabas lamang December 31. So, inclusion of the United States among the countries subject to travel restriction. So, ayan, ano, foreign passengers coming from the U.S. or who have been to the U.S. within 14 days immediately preceding arrival in the region be prohibited from entering the country effective 00001H of January 3, 2021, Manila time, hanggang January 15. So, it doesn't concern us, actually, this point number one. So, let's see. Sa point number 2, rules applicable to Filipino and foreign passenger merely transiting through a country covered by the travel restriction. So, ito, medyo ano tayo rito. Kung magta-transit tayo dun sa country na may mga bagong variant ng COVID-19, so we have to take note of this one, sa number 2, ano? But then, of course, basically, ang bansang Oman ay hindi naman kasama o kaya hindi naman tayo nagtatransit, which is ang karamihan lang naman ng pinagtatransitan natin ay karaniwan na magtransit tayo is Dubai via Emirates, of course, at saka yung ano pa ba, Kuwait, Qatar, at saka Bahrain. Yan ang transit natin, pero this one hindi naman po tayo kasama. But anyway, we have to take note of this point number 2. Rules applicable to Filipino and foreign passenger merely transiting through a country covered by the travel restriction. All passengers, whether Filipinos or foreigners, merely transiting through any of the country covered by the memorandum from the Executive Secretary dated 29 December 2020, and subsequent inclusion here to covered country shall not be deemed as having come from or having been to such covered country, provided they stayed in the airport the whole time and were not cleared for entry. So, ayan, malinaw naman po yan. So, upon arrival in the Philippines, passengers covered by the immediately preceding paragraph need not to complete a full day. So, hindi siya kasama 14 days kung nagtatransit lang siya. Hindi po kayo kasama. Hindi po tayo kasama. So, transiting foreign passengers who left the airport or were cleared for entry to covered country. So, ito yung mga nag-exit lang. Pero hindi ka naman lumabas sa airport. So, no need. You are not covered by this one.
So napakadami kasi yung mga nagtatanong ano na may bago daw na patakaran sa Pilipinas wherein you have to undergo 14 days quarantine. So kung manggagaling po kayo sa bansang Oman, ano po, I'm telling you, hindi po kayo kasama yan. So eto siya. Malinaw po dito na yung mga nire-require lang ng 14 days quarantine sa Pilipinas ay yung galing sa mga listed countries. So, these are the 21 countries as of the moment. As of the moment, ano po? Yan. So, I'm telling you again, hindi po kasama ang mga manggagaling sa bansang Oman. Kung kayo po ay manggagaling sa bansang Oman, ang pagdadaanan nyo pong procedure ay kagaya pa rin po ng dati na mag-fill up ng kagaya pa rin dati kung ano yung existing na protocol, yun pa rin po ang inyong susundin. Ano po? Ganun pa rin. Walang pinagbago. So, yeah. Wala pa rin pong pinagbago. So, ito pa rin. Kung pauwi kayo sa bansang pauwi kayo sa bansang Pilipinas, of course, you have to fill up the Red Cross, Oasis, saka download ng Trace App. Dahil itong Trace App, kailangan po sa airport. Yung instruction po ng Trace App, ayan po sa link sa taas. Pag-check na lamang po. So, yes, inuulit ko, yung 14 days quarantine sa Pilipinas ay hindi po kasama ang bansang Oman. Kung nanggaling kayo sa bansang Oman, yan. So, you have to take note lang po yung mga list of countries as of the moment. 21 countries po ang nasa listahan. Wherein, restricted ang pagpasok at saka kung Filipino nationals ka naman, kung Filipino national ka from these countries, you are obliged or you are mandatory. Mandatory po yung 14 days quarantine sa Pilipinas. So, yan. So, malinaw po ano. At, yan, napakalinaw po ng mga advisory galing sa Bureau of Immigration sa Pilipinas. So, yes! That's it! At so, maraming salamat sa panunood. At sinisiguro ko lamang po na yung mga galing sa bansang Oman ay hindi po mag-undergo ng 14 days facility-based quarantine. So, sure po tayo dyan. So anyway, kung meron man mga pagbabago sa mga protocol sa bansang Pilipinas, antabayanin nyo lamang po. We will post them immediately kung meron tayong makuha mga information from Philippines. So abangan nyo lamang po. At paano nyo maabangan yan? Just click the subscribe button and of course the notification bell para po maging updated po kayo sa ating mga ilalabas na video the coming days and the coming months. So maraming salamat po. God bless everyone. Stay safe. This is Juan in Oman, isa pong OFW sa bansang Oman. God bless po.